You're listening to Manna for the Day. In 2 Corinthians chapter 12 verse 9 says, "And he has said to me, my grace is sufficient for you, for my power is perfected in weakness. Most gladly therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me." A blessed day po sa ating lahat mga kapatid, and welcome po sa ating Mana Daily Devotional for the day. Alam po ninyo, si Apostol Pablo ay napakatibay na kanyang pananalig sa Diyos. At talaga namang nakaka-bless and very inspiring po ang katapatan niya sa ating Panginoong Jesus. Sa kabila ng kanyang dinadalang karamdaman, ay hindi ito naging hadlang sa kanyang ministeryo sa Diyos at sa halip ay masigit pa na naluwalhati ang Diyos sa kanya, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nag-uumapaw para kay Apostol Pablo. Mga kapatid, nawa po ay maging katulad tayo ni Apostol Pablo na nanatiling tapat at matibay ang pananampalataya sa kabila ng mga trials and struggles na pinagdaanan niya, ay nanatili pa din ang kanyang pagmamahal at katapatan sa Diyos. Sa panahon po natin ngayon ay merong mga Christian believers na agad napapanghinaan ng pananampalataya kapag sila ay humarap na sa matinding pagsubok, lalo na kapag sila ay tinapuan na ng matinding karamdaman. Ang kanilang ministeryo sa Diyos ay lumalamlay kasabay ng panghihina ng kanilang pisikal na katawan. Or ang iba naman po ay dumaranas ng iba't ibang challenges sa buhay, katulad ng financial problems, persecution at iba pang mga trials na naging dahilan ng panghihina ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Alam niyo po, sa kabila ng mga kahirapan at sufferings na dinanas ni Apostol Pablo, ay lubos pa rin ang kanyang kagalakan sa paglilingkod sa Diyos, dahil batid niya na ang biyaya ng Diyos ay nag-uumapaw para sa mga tunay na lingkod niya. Kapatid, anuman ang maging sitwasyon natin sa buhay, mahirap man o mabuti, may karamdaman o wala, mahina man o malakas, basta panghawakan po natin ang pangako ng Diyos na ang kanyang biyaya at pagpapala ay higit na nag-uumapaw para sa kanyang mga lingkod. Kaya naman kahit na tayo po ay dumadaan sa mga matinding pagsubok sa buhay, ay lagi nating pakatandaan na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos na buhay at huwag tayong mapanghinaan ng pananampalataya. Dahil habang tayo po ay tapat na naglilingkod sa Diyos, sa kabila ng ating hindi mabuting kalagayan, ay higit nating siyang napapapurihan at naluluwalhati sa ating mga buhay. Sabi po sa Psalms chapter 23 verse 4, "Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me." Malinaw mga kapatid na ang Diyos ay hindi tayo iiwan at pababayaan sa kahit na ano pa ang matindi nating pagdaanan sa buhay. Basta't manatili tayo sa banal na presensya ng Diyos at higit na magtiwala anuman ang matinding pagsubok o karamdaman ang ating pagdaanan sa buhay. Isipin po natin lagi si Apostol Pablo na kahit anong hirap at pasakit ang kanyang pinagdaanan, ay nanatili siyang tapat at matibay sa pananampalataya, dahil batid niya na ang biyaya ng Diyos ay nag-uumapaw para sa kanyang mga tapat na lingkod. Let us pray. Heavenly Father, thank you that your grace is sufficient for all my needs. Help me to recognize and rejoice in the knowledge that your power is made perfect in my own weakness. Patuloy na wala gabayan kami ng iyong banal na Espiritu Santo sa mga pagsubok na kakaharapin namin, at patuloy ka naming mapapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. And that was our Manna for the Day. Subscribe and follow our social media accounts for more content and be updated with Marian Christian Fellowship.